Hello mga kaibigan. Ito balik ulit tayo dito sa ginagawa natin. Ito na yung part 2 nung gagawin natin ngayong araw na to. Doon sa keyboard bag na ni-layout ko kanina. So pinakita ko sa inyo kanina kung paano namin siya ginawa. Ngayon, natapos na namin gawin yung mga parts. Ito. Ito yung back body nung bag. Ayan. Naikabit na namin yung foam dito sa loob na 20mm plus rubber plus tela plus lining. So, umigit na sa 20mm yung kapal niya. Ngayon, ayan, pakita ko sa inyo yung buo nito. Ayan. Ayan, yan yung buo niya. Yung buong back niya. Ito yung loob. So, may holder siya. Mabigat na kasi punong-puno na ng sangkap yung bag. Tapos, ito naman yung front body. Ayan. So, may pocket sa dito. Ayan. Ayan yung pocket niya. Sleeve type yung pocket niya. Ayan. Ayan. Tapos, yan yung loob niya. So, yung lining na ginamit dito ay brass. Ito naman yung gusset niya. Ayan. Kung mapapansin nyo, sobrang kapal na din. Ayan. Ito yung foam na nakakabit dito sa loob. So, ganun din. 20mm yung kapal niya. So, ito yung side niya. Ito yung base nung bag. So, sobrang kapalan ito. Napaka tibay na nung bag. So ngayon, bubuuhin na natin to. Sa mga bago dyan, huwag nyong kalimutan i-subscribe yung channel natin para po updated tayo dun sa mga ginagawa namin. Ngayon, paki-hit nyo rin yung notification bell niya para pasok lahat. Ngayon, sa mga dati dyan, tuloy-tuloy nyo lang na panoorin yung mga ginagawa natin kahit may kabaan yung oras. At pakishare nyo na rin doon sa mga kaibigan ninyo para kumalat yung ginagawa natin. So yun nga, trabaho lang ng trabaho. Huwag tayong tatambay-tambay sa panahon ngayon kasi ang hirap ng buhay. Pag wala kang ginagawa, wala kang trabaho, wala kang kakainin. Kaya kami ito, tagtsaga. Hindi na pwede sa panahon ngayon, hindi na pwede yung mag-iinarte. Kailangan dumiskarte para mabuhay tayo. So, ito, rock and roll tayo guys. Bubuuhin na natin. Ito yung makina ang gagamitin natin. So yun, abangan nyo lang kung ano yung magiging itsura nung bag pag natapos. Okay, let's go. Kita ba? Kita? Kita nyo? Kita lang. So, kailangan ko ng kasama kasi pabigat. Bakit ganun? Wala daw sinulid. Pasensya na ha. Walang sinulid yung ilalim. Nakaumali kami. So ito na, may sinulid na.
ito guys, malapit nang matapos yung ano, yung back. Hirap kasi yung bigat saka kapal na sobra. Ayan. Yung front body naman ay kakabit natin. Ito na yung front body, sasalang na natin. Sobrang tigas kasi mayroong may pipe na yung gilid, kaya ito sobrang tigas na talaga. So ito guys, malapit na matapos. Kunti na lang. Ayan, tapos na. Linisin na lang namin to para makita natin kung ano yung lambak. Ang sakit sa daliri. So no choice tayo, wala tayong ibang trabaho eh, kundi gumawa ng ganito. Kaya tsatsagain talaga namin to kasi para may kakainin tayo. Mahirap yung tambay. Pagkatapos nito, may gagawin pa tayo isa mamaya para naman sa bass na bass guitar. So, ayan. Binabaliktad na. Hindi raw matigas. Ate, namimilipit na yung kasama ko rito sa pagbabaliktad. Eh. Tumatagaktak na yung pawis, oh. Happy lang kahit may COVID. Bahala na si COVID, nasa labas si COVID eh. Kaya kami dito lang kami sa loob. Ayan no. Oh. Ayan. Niriridundun na ng kasama ko. Tigas talaga. Parang malikot talaga nito. Kapal nga eh. So ayan. Try natin isarado. Ayan oh. Ayan. Tingnan nyo, may pipe pa. Ito, pipe to eh, yung kulay red. So, ito yung nagpahirap sa amin na sobrang kapal na. Kala namin, di na mabuo kasi yung makina, sumusurindig nyo. Ito. Itong ano, bakit pinupuk-puk namin kasama dito to sa binabayaran sa amin. Yung ganito. Iinisin lang natin. Ha? Thank you.
Grabe. Hintay lang ha. So, ayan, ayan na yung bag. Ayan na po yung bag, tapos na siya. Oh. Ayan o. Oh. Ayan yung clip ng bag. Ito naman yung side ng bag. So, parang gulong. Parang gulong ng motorsiklo po. Ito naman yung back. Ayan o. So, okay, tapos na tayo. Gagawa ulit tayo ng isa. Ito yun naman yung packet guys, oh. Ayan, packet nyo yan. Tapos ito yung handle nya sa gilid. Handle nya sa taas. So, mapapansin nyo yung bawat corner ng bag, may rubber na kasupport para bumagsak mo yung bag na ito na may laman na keyboard. So safe yung keyboard dito sa loob. Hindi siya mababasag. Kahit ihagis natin to. So kasi sobrang kapalan nito dahil 20mm na yung padding na nilagay natin dito. So yan guys. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay. Huwag niyong kalimutan i-subscribe sa mga bago, sa mga dati. Pakihit niyo yung notification bell para updated tayo sa susunod nating mga gagawin. Huwag niyong kalimutan na i-share para maraming makaalam na si JMC gumagawa ng mga gig bags. Salamat po, God bless, and mag-ingat kayong lahat.